Noong natalo ng Bren Esports ang world champ noong M4 na Echo PH, ay marami ang mga nagsabi agad na end of an era, yata agad ito ng Echo. Yung tipong makakaranas agad sila ng sumpa ng kampiyon at mas batak na batak di umano ang Bren Esports kumpara sa kanila ngayon dahil nga tinalo sila at inilaglag sila nito noong Cebol Qualifiers. Pero para sa akin, sa totoo lang, sobrang aga pa para sabihing tinamaan ng sumpa ng kampiyon itong Echo, at sobrang aga pa rin para sabihing sila pa rin ang pinakamalakas na team ngayon dito sa Pinas. Dahil kung tunay kang taga-subaybay ng MPL mula noon, alam mong ang week 1 hanggang week 3 o minsan pa nga week 4 ay tila nagsisilbing download games pa lang ito ng ating mga koponan. Pero dahil nandito ka na rin naman sa aking channel, baka naman pwede mo kong masuportahan na maabot ang pangarap kong 800k subs bago matapos ang taong ito. Salamat! Unang-una, kabatang pag-usapan muna natin saglit yung patungkol sa naging laban ng Bren Esports versus Echo noong Cebol Qualifiers. Mayroon kasing mga tao noon na pilit nagsasabing na humina nga yata agad ang Echo dahil di sila nanalo sa Bren. Pero kung atin kasing matatandaan, January 25 na ganap ang Grand Finals ng M4, tapos nagkaroon ng party-party si Munton para sa kanila, at pag-uwi naman nila sa Pinas, syempre kanya-kanya sila ng bisita sa kani-kanilang mga pamilya. At sa totoo lang, nanatili sila ng ilang araw, at alam naman natin na dito na sumapit yung Cebol Qualifiers, na kung ating matatandaan, nag-post pa nga sina Carl TC at Sanji noon na tamang inom lamang sila. Pero kahit naman kasi kabatang natalo sila noong quali, ay may dalawang kinuha pa rin si Coach Daki mula sa lineup nitong Echo. Dahil ayon kay Coach TikTok, dalawa ang kinuha ni Daki sa Echo, isang nasa main 5 at isang 6 man. Pero syempre, tutulungan kitang isipin kung sino ang posibleng dalawang players na ito, na kung saan sa tingin ko ito ay si Yawi na nasa main 5 at ang 6 man naman nila ay si Sanford, na kapalitan dapat ni Flop para sa akin lamang yun, ha? Pero yun na nga, tumanggi di umano ang player nitong Echo na siya ay gawing 6 man lamang ng Bren para sa Cebol. Syempre, napakaganda ng momentum nila, tapos magsisilbi lamang siyang tagapalakpak o tagapanood sa Cebol, kaya ito ay tinanggihan na nila. At ayon pa nga mismo kay TikTok, kusa na silang nag-back out sa lineup ng Cebol dahil di umano posibleng maka-apekto ito sa paglalaro ng dalawa nilang mga players para sa MPL S11. Ang practice kasi di umano nitong Cebol ay sa headquarters ng Bren Esports, na nagsisimula alas 10 ng gabi at matatapos alas 12, kaya naman naisip nilang mag-back out na lamang at mag-focus sa MPL S11. Sa madaling salita, hindi talaga priority ng Echo ang SEA Games, kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang pagkatalo nila sa Bren noong qualifiers ay nangangahulugan na tapos na agad ang era nila. Kaya nga, kung makikita mo ang paraan nila ng paglalaro sa laban nila ng Bren ngayong regular season na by 2-0 lang naman ang naging resulta nito, at ating nakita kung gaano kalakas ang Echo kung gugustuhin talaga nilang manalo. Sobrang solid na talaga ng chemistry nitong Echo. Unang-una, yung retrihan ni Carl TC ay to the next level na talaga. Yung tipong parabang baluarte na talaga niya ang Turtle at Lord. Tapos yung mga set ni Yawi at mga pagbitas niya sa kalaban ay sobrang on point. Yung tipong magugulat na lang ang kalaban na nahuli na pala siya ng taong ito. At sa totoo lang, pwedeng-pwede na nga nating masabi ngayon na si Yawi na nga ang pinakamalakas na post 5 ngayon kung pag-uusapan yung silidong pag-set at pag-pick off. Sobrang bilis kasi ng utak ng taong ito, yung tipong alam niya na ang bawat sulok ng mapa kung saan siya dapat dumaan na hindi siya napapansin ng kalaban. At syempre si Sanford na unti-unti nang pumupunta sa matatawag nating Prime Sanford. Tama ka, kabatang, hindi pa ito yung 100% ng taong ito, at alam ko may mas mailalabas pa siya ng posibleng makita natin ngayong season. At syempre, hindi pa rin talaga nawawala yung magagandang pwestuhan nitong si Sanji at yung Benny Cutie na sobrang solid sa lahat ng aspeto. Laning, teamfight, positioning, decision making, at syempre ang walang katapusang segue na tinawag na nga ng iba bilang Benny Syndrome, o hindi naman na Echo Kapar.
Pero alam nyo ba sa mga Dota players dyan, ang tawag sa ganitong pag-segue noon ay Pugak Gaming. Ito nga yung magugulat na lang ang kalaban na tinatapos mo na at di ko lang medyo maintindihan kung bakit tinatawag itong backdoor. Ang backdoor kasi noon sa Dota ay yung walang minions o creeps na kasama, yung tipong tinatangke mo talaga ang tore hanggang sa mawasak ito, at ito nga yung backdoor. Kaya para sa akin si Benny ay matatawag nating Segway King o Pugak King nang dahil sa napakasolid niyang pagtapos ng laro habang busy ang mga kalaban. Samantalang nakakalungkot lamang sa Omega Esports, pati na rin syempre kay Kelra dahil nga tila dumaraan sila ngayon sa malaking adjustment nang dahil sa pagkakawala ni na Chakno at Eto Max, pero ganito rin naman ang Omega noon. Dahil pagsapit ng mga week 4 ay doon talaga sila mas nagpe-perform ng maayos. Hindi ka rin dapat malungkot ng tuluyan para sa kanila dahil pwede naman nilang makuha si MP, si KelVJ o si Sagitno mula sa kanilang MDL team. Malay naman natin ang magiging lineup pala talaga nila ay MP, Kelra, KelVJ at Sagitno. Kaya abangan natin na sumapit ang week 4 at kung ano ang kanilang mga babaguhin. At ang panghuli syempre ang laban ng Blacklist kontra sa TNC Pro Team, na kung saan dito natin unti-unting nakita ang lakas ng isang Super Red. Kumbaga, ipinakita niya sa atin na ito ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon, at ang kailangan nilang talaga para sa taong ito ay ang maging consistent sa kanyang paglalaro. Ito nga ay dahil may bagong script na naman ang mga ibinabato sa kanya na lumakas lang di umano si Super Red dahil ang kanilang kalaban ay ang TNC na nalaglag di umano last season. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng paulit-ulit kabatang na kahit anong gawin mo dito sa social media, may gawin kang tama, sasabihin sa'yo pakitang tao o plastic. May gawin kang mali, sasabihin sa'yo lumabas ang tunay na ugali, at toxic pala yan sa totoong buhay. Parang katulad itong si Super Red. Noong natalo sila sa Echo, sinasabihan siyang ang obob ng ipinilit kay Ohe, but last game na niya yan. Tapos ngayon, nananalo sila kahit noong natapos lang ang game 1, abay obob naman daw ang kalab. Kaya siya nagmistulang malakas. Yung totoo, saan baga dapat lumusot ang isang tao o may daanan pa nga ba para makalusot sa inyo? Pero syempre ang isang importante sa laban ng Blacklist ngayon ay ang pagbibigay nga nila ng oportunidad kay Rene J na ipakita ang kanyang paglaro na kung saan tumitipi-tipi pa nga agad si Idol sa mukha. Kumbaga Rene J na Rene J pa rin talaga hanggang ngayon. Pero nais ko rin pansinin kung ano ba talaga ang trip nitong TNC Pro Team. Yung totoo, Coach Leaf, noong unang game nyo kumuha kayo ng Zilong o Lats. Ngayong pangalawang game nyo kumuha kayo ng Hanzo o Lats na naman. Ano ba talaga ang nais nyong iparating? Pero biro lang. Malamang sa alamang kasi may plano talaga itong TNC. Pero hindi lamang nila ma-execute ng maayos yung mga na-practice nila malamang. Pero sa tingin ko pagdating ng week 2, doon sila mas gagamit ng mga comfort pick mismo ng mga players. Ganun pa man ang pinaka-inaantay ko talagang laban ngayon kabatang ay ang Echo versus NXPE, dahil nakaka-excite makitang maglaban yung pinakamalakas sa buong mundo versus pinakamalakas na amateur team dito sa Pinas. Pero kung ikaw ang tatanungin, sa tingin nyo, magagawa nga kayong makasabay o baka naman magagawa kayong manalo ng NXPE sa napakalakas at tagaharing Echo PH ngayon? Aantayin ko ang komento mo kabatang sa ibaba ha, at akin niyang pupusuan. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa napakaiinit na laban natin sa MPL, at malamang sa alamang nito, todo bantay ang iba't ibang mga teams sa ibang bansa sa ating mga galaw. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.